Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's vlog ay magkwentuhan tayo habang gumagawa ng kimbap. So ito yung gagawin kong kimbap. Merong egg, merong ham, at saka itong sa crab, artificial crab, at saka kimchi. Syempre yung kahin, at saka yung kim na gagamitin natin. At lalagyan din natin ng tuna. Ang natuna. Yung gagawin kong kimbap ay kimbap. Bali ano siya, hindi siya wala siyang gaanong gulay. Kasi yung asawa ko at si Unbit ayaw nang may gulay. Yung ano, nilalagyan ng yung cucumber, carrot, at saka yung isa pa na nilalagay. Ayaw nila kasi matigas yung asawa ko. Puspiso lahat. Matigas ayaw niya. Kaya kapag gumagawa ako ng kimbap, ganito lang yung aking nilalagay. Mas okay na yan sa kanya. Okay, so ganito lang yung paggawa ng kimbap. Lagyan natin ng kimchi. Masarap yung kimchi kasi parang bagong gawa pa. Okay? Yan. Ito talaga yung ano, yung kimbap, ito yung madalas na ginagawa kapag may picnic, may outing sa school. Ito yung ano, madaling ihanda. Kaya ano, ito yung kadalasang binabakod ng mga bata. Ayan. Okay. Ganito lang yung kimbap. Ano na, malapit nang magsimula yung spring dito sa Korea. Hindi na masyadong malamig kasi yung pinakamalamig talaga dito ay yung January. Noong January wala naman lamig dito. Nasa Pinas kaya okay na. Sa sobrang lamig. Sobrang lamig kasi ano, nag-frozen yung ano, yung parang ano yung doon nilalagay sa dun sa labas, yung parang nagkukunik ng mga tubo dito sa bahay, yung daanan ng tubig. Tumigas yun. Buti na lang, ano, bago kami dumating dito ay na-repair na. Kaya pagdating namin dito, wala nang problema. Gumagana na yung mga tubig dito sa loob ng bahay. Sorry. Yung itlog medyo na, ano, itlog. Mas gusto ng asawa ko yung kimbap na ginagawa ko kaysa sa nabibili sa labas. Sabi ko sa kanya, kasi nga, yung nasa labas, sabi ko, merong ano yon, merong mga gulay, kaya ayaw mo. Sabi niya, mas masarap talaga yung pagkakagawa ko. Ngunit itong ano, kimbap kapag nasa bahay. O, diba? O, diba, nakagawa ko ng kimbap na nagustuhan niya. Pero bihira akong gumawa ng kimbap kasi isang tinatama din ako. Tinataman akong mag-kimbap. Kasi nga, ano siya, ganito, pagkatapos mong lutuin yung ingredients, yan, babalutin pa, diba? Kaya ako naman, ano, hindi talaga ako, ano, mahilig magluto. Ijon! Tingin ng mga bata. Okay, ayan. Labo na natin, diba? Kimbap natin. Kapag gumagawa ko ng kimbap, talaga, ano lang yan. Limang piraso lang yan. Okay na yun sa isang kainan. Limang piraso lang. Diba? Yung asawa ko kahapon, sabi niya, ano, parang hindi na ako gumagawa ng kimbap. Kaya ngayon gumawa ako. Napansin niya, matagal na akong hindi nagkikimpap. Isa tinatama na. Kasi nga talaga, hindi ko hilig ang pagluluto. Ako, mahirap. At saka laging miso sa ano. Yung nga lang magluto tayo na ano. Busy lagi sa kusina. Dito nga pala, yung ano, graduation,
nilaunbit sa ano sa kinder ay sa February 26 graduation na nila. Okay, kaya mag-grade 1 na si Unbit sa March. Kasi ang pasukan dito sa Korea ay ano, March. Yan ang umpisa ng school year. March yung start ng school year, tapos February yung tapos ng klase dito. Di ba? Grabe yung ano nila sa pagklase dito. Parang walang palinga. Pero meron din namang ano, mayroon din silang summer vacation. Ewan ko. Dati sinaunbit kasi private yung pinapasukan nila at saka kinder pa. Ano, yung summer vacation may 1 week. Pero siguro sa elementary, di ko lang ano, parang may narinig ako na 2 weeks naman yung summer vacation. At saka meron ding winter vacation na 1 week din yata. Kasi 1 week din din sila ulit dati. Ewan ko lang kung pag-elementary ganun pa. Sana medyo mahaba. Sana medyo mahaba yung ano, bakasyon kasi ano, mahirap yung nag-aaral. Mahirap yung nag-aaral. Nakakapagod din mag-aaral, di ba? At mas nakakapagod yung hatid sundo tayo sa mga bata. Mag-hatid sundo na ako sa kay Gumbit at saka kay Yejun. Eto, pinoproblema ko kung paano ko sila ihahatid. At susundon sa school. Kasi hindi pa ako gaanong ano, binasa sa pagdadrive. Ano, natatakot pa ako mag-drive. Kasi nga, dapat mag-practice pa ako ng mag-practice sa kasakyan ng asawa ko. Eh, kasi yung asawa ko, ano, kapag mag-drive ako, mag-practice, ano siya, mabilis magalit. Tumataas yung boses niya. Nagagalit siya, nagagalit din ako. Sino ba naman yung magaling na baguhan, diba? Nagsisimula talaga sa, ano, sa mabagal. Yung magkabado ka, siyempre, hirap ka. Lalo na hindi ko ma-estimate yung laki ng sasakyan. Kaya nahihirapan ako. So, kailangan pang mag-practice ng mag-practice. Eh, kaso, asawa ko nga, nang nag-practice kami, mabilis magalit. Nagagalit siya. Kaya sabi ko, wag na lang. Din lang mag-practice. Eh, ngayon, yung resulta, namumroblema ako kung paano ko ihahatid at susundin yung mga bata sa school. Kasi si, ano, si Yejun sana may school bus. Pwedeng hatid sundo sa kanya. Ikaso, yung oras naman. Kasi yung oras ng pagpasok ni Unbit, conflict naman doon sa kay Yejun. Kasi kadalasan yung school bus ng kinder o kaya ng daycare dito ay sumusunod sila ng 8:45 to 9 yung pagsundo sa mga bata. Eh, paano naman yung si Unbit? Kasi si Unbit, yung dapat na pasok niya ay, ano, yung pasok nila alas 9. Pero dapat, alas 8:30, nasa school na siya. Diba? Nasa school na siya ng alas 8:30. O mauuna talaga siya. Ngayon, problema, diba, kung paano ko siya ihaatin kung si Yejun ay maiiwan. Kasi wala namang maiiwan dito sa bahay. Walang maiiwan sa bahay, kaya yung ano ko na lang, sabay kaming aalis dito sa bahay ng alas 8. Sabay-sabay na kami. Kasi ano, isang school naman sila. Buti doon sa school na papasukan ni Unbit, merong kinder din. Kaya doon na namin siya in-enroll si Yejun. Nilipat na namin. Kasi yung ngayong pinapasukan nilang school, iba yon. Nasa ano, medyo malayo yon at saka private yon. Kaya talagang kinder lang doon, walang elementary. So si Yejun, sinabay na namin pagka ano, paglipat ni Unbit kasi mag-elementary si Unbit. O, lipat din si Yejun. Magkasama lang sila ng school. Kasi kung ano, ipapatawag kami, isang puntahan lang, nandun lang sila. Isang compound lang sila. Yun ang ginawa namin. Sabi nga ng director ng school na pinapasukan nila ngayon, bakit daw ililipat si Yejun? Sana si Unbit lang, kasi si Unbit lang naman yung mag-elementary. Naman yung mag-elementary na.
Eh, sabi ng asawa ko, eh, mahirap naman talaga sa part namin. Sa part ko, kasi ako yung maghahatid sundo. Nadyo minulit ko. Kasi, mahirap talaga na, ano, na, mahirap talaga yung paghatid sundo kung, ano, magkaiba ng oras, magkaiba pa ng school. Diba? Kaya, mabuti yung, ano sila, isang school ang yung papasukan. Kaya, nagre-ready na talaga ako. Iisip ko na talaga kung paano ko sila makahatid at masusundo sa school. Si Undit, ano, naiyak na siya ng isang gabi. Naiyak siya kasi sabi niya, sabi ko sa kanya, tinuturuan ko siya na kapag halimbawa tapos ng klase nila, huwag siya aalis ng school, huwag siyang lalabas, hintayin talaga niya ako. So, basta-basta sasama sa kaibigan niya, o kaya naman sa iba, sabi ko, hindi mo kilala, huwag kang basta-basta sasama. Naiyak siya kasi nga, hindi siya sanay na, ano, na gano'n na yung setup, yung maghihintay siya, tapos kinakabahan siya maghintay. Sabi ko sa kanya, huwag siya matakot kasi, kasi naman, safe naman yun, kasi, ano yun, school eh. Sa loob naman siya. Pero sabi niya, ano daw, agahan ko ang pagsundo sa kanya. Dapat pag labasan nila, nandyan ako. Oo nga naman. Sabi ko, oo, ganun yung gagawin ko. Siyempre, takot ko lang. Kaya lang, siyempre, hindi natin alam, di ba? Tinuturuan ko na siya na, ano, na huwag basta taalis ng school, o sasama ko kahit kanino, ganun, para hindi tayo mag-problema. Talagang magsisimula na yung pagka-busy ko kapag nag-elementary na si Mubit next month. Pasok nila. Tapos ako naman mag-aaral pa. Nang kailangan kong mag-review, mag-aaral ng kodo para sa interview ko sa Korean citizenship. Kailangan ko naman mag-aaral. Ito nga, iniisip ko pa na kapag yung oras, meron naman sa multicultural center ng ano, nag-aaral. Meron nag-aaral doon kapag ano, papasok din ako. Kasi, ano, mas maganda yung naririnig natin, di ba? May nagtuturo talaga na native Korean. Kasi yung pronunciation nila, talagang masasanay tayo. Maganda din yun. Kaya lang yung oras doon ay alas 9. So, ngayon, hindi pa ako papasok kasi nga, yung mga bata umaalis dito sa bahay, alas 8:50, ganyan. Para sa 1:15. Eh, yung multicultural center ay medyo malayo. Nasa, ano, 20 to 30 minutes yung biyahe sa bus. O, mag-aabang pa. Kaya, ano, hindi kaya ng oras ng mga. Kaya, plano ko, ano na lang, sa March, kapag, ano, mga paghatid sa mga bata, pwede akong pumasok. Kasi alas 9 pa, alas 11 yung class. O, diba? Aagahan na lang namin yung pasok sa school. Aalis kami dito ng alas 8. Ang problema, iniisip ko, kung magdadrive ng sasakyan, magbabas, o maglalakad kami. Okay lang naman lakarin, kasi pwede namang lakarin. Wala namang, ano, mahigit 1 kilometer lang naman yung, ano, yung layo dito sa bahay. Wala. That is so. Wala namang 2 kilometers yan. Yun. Oo, diyan. Kaya lang, yung ito si Yedun. Kasi nga kasama siya. Ano? Pagpapabuhat sa akin. Pero italay ko rin kung ano yung pinaka the best. Parang ano ko talaga magbas. Kapag magbas naman kami, mas lalo kasi yung oras, kasi yung pagdaan ng bus naman yung aabangan namin. Bababa, maglalakad papunta sa baba, magbabas, gano'n. Pero okay na rin. Pwede magbas. Kapag ka medyo kaya nang maglakad din kundi ni Yejun, lakad-lakad din pagpa-uwi, mag-practice pagpa-uwi, lakad, pagpapasok, mag-bus, pagpa-uwi, lakad, o, diba?
practice, pati ako, ano na, na rin, exercise. Naka-exercise pa ako niyan. Ay, nako. Mahirap maging mommy. Mag Wonder Woman tayo. Yun ang buhay ng mommy, Wonder Woman. Ayan. Eto, ayan. So, pagkabalot. Okay. Eto, hiwain. Pero nilalagyan ko ng ano na sesame oil ito. Champiro. Para maganda yung pag ano, pag hiwa sa dumidikit ka. Naganyan ko siya. Ayan. Okay, tapos na tayong gumawa ng kimbap at kachofa. Yan, ready na ang kumain. So, dito na lang mga kachofa, yung vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless! Bye-bye! Bye-bye!